Morning! Morning! Hi! Hi! Hello! Hi! Power! Power! Ah, ano, ha? Pag power, grabe! Pag grabe, power! Okay, meron? Power! Grabe! Grabe! Power! Okay, so good morning sa lahat. Before we start, meron po kaming mga pakiusap. Okay lang po ba? Yes! And so anyway, ako po si Jason Laino. And ako po ay part ng marketing team and assistant po ni Sir John Aspirin. Kilala niyo po ba si Sir John? Yes! Bago po ba si Sir John? Yes! Pamangkin niya po ako. Yes! So huwag po kayo magtataka bakit po ganito yung tsura ko. Alam niyo na eh. Di ba? Lahi-lahi lang yan. So anyways, before we start, I have three requests. Okay lang po ba? Yes! So una, from dito po sa camera ito, okay? Yung batras po, pwede po bang tumayo? Tumayo po. Lahat po. From start po sa camera nga, tayo. Okay? So, one step forward po. One step forward po. And, kasi medyo ipa po tayo sikip niya. Eh. Konti pa po. Yan. Okay? Una po, una po. Okay, so pangalawang pong request ko, pwede po bang pa-double check ng mga cellphones? Ayan. Pakiusap lang po, make sure na naka-silent ka po. Ayan. Huwag po kayo magdalala, wala pong signal sa room na ito. Naka-block po yan. So wala pong magte-text o tatawag yan. Ayan. Pa-double check lang po na naka-silent na po talaga yung telepono niyo. Okay? So, third request. Namang third request po lang. Nakakalimutan yung third request. Yun, basta, yun na yun. Okay. So, sino po yung mga first timer? Yung hindi po member. Yung first time na po atin dito. Wow, dami. Palampakan natin sila. So, sa mga first timer, meron po akong gusto sabihin sa inyo. Ang akin lang po is, buksan yung pag-isipan ninyo at yung puso ninyo kung ano yung i-discuss po nung taong nandito. Bakit? Kasi later, yung speaker natin, the first time I attended, siya rin po yung taong nag-explain. And good news, eh, nung nag-join po ako, after, nag-join ko after, last year lang po ako nag-join. Eh ngayon, nakapaglabas na po ako ng brand new Wego. Ano lang po yung pang-coding? Pang-coding ko po. Kasi dati may sakit na ngayon. Sa Maynila, mahirap po walang pang-coding. So, ang maganda doon, eh, yung pang-coding ko, cash ko po binili. So, hopefully, sa kayo din, makita niyo yung vision. Kasi ako, 7 years ago, hindi ko rin binuksan yung utak at isipan ko. Sabi ko sa inyo, pamangkin po ako ng isa sa may-ari, si Sir John. Yung nga lang, sa pride ko po, hindi ko po binaba, eh, hindi pa ako nakinig. Pero nung umupo ako dyan, pinakinggan ko yung same na tao mag-explain sa inyo ngayon, eh, wala, nabaliw na ako. Sabi ko, gagawin mo na yung global. So, dahil honestly kasi, sa Lasal, Lasalista po kasi ako eh, medyo proud po kasi kami nun. So, akala ko eh, ano, kumbaga eh, ano to, forte-forte. Yung pala hindi. So, sa mga kapwa Lasalista ko dito, may mga taga-Lasal pa rito? Ah, meron pala. Hi, Soko. So, hopefully, sama-sama po tayo dito. May Atenista po ba dito? Yes! So, isa lang po, so, man. Okay, so, meron lang po akong pakiusap. Today kasi, privilege po kayo talaga. Bakit? Kasi today, i-video po yung OPP. So, request po namin, yung mga nasa harapan, eh, huwag po munang magtayo-tayo. Okay lang po? Tsaka, request ko din po is make sure naka-silent po yung phone. Okay po? Kasi yung video na ito, ipapalit dun sa CD namin. Wow. So, oh, sama kayo. Yeah. Okay ba yun? Okay ba yun? Baka mamaya, ati sabi ko, kasama ka, bigla ka tumayo.
Okay? So, okay na po? Nagkakaintindihan po tayo? Okay? So, again, yung speaker natin, hindi basta-basta. Yung kanyang experience with this kind of business, sobrang tagal na po. More than 20 years. So, sana makinig po tayo sa kanya. And he's part of the training team ng company namin. Yes! Handa na ba kayo? Yes! 1 million! Yan, hindi kayo handa. Hindi kayo handa. Kung may first time, ang dami pa naman first time, dapat yung 1 million. Bigyan natin ng effort. Okay po ba yun? Yes! Dapat isang palapak, isang padya, sabay. Woo! Okay? Sa mga first timer, pasensya na po kayo, baliw talaga kami nito. Bakit? Kasi dahil sa mga baliw na taong ito, meron na pong 940 millionaires in 8 years. Saan kayo makakita ng ganyang kumpanya? 940. Chamba? Hindi po siguro tinatawag na chamba yung gano'n. Tama? Siguro kung 10, 20, eh pwede sabihin na chamba. Hindi po. 940 millionaires. All walks of life. Ibig sabihin, may professional, may undergrad, merong attorney, may doktor, ang dami na po. Meron po dito, kanina nakita ko yung, Sam, dito pa si Johnny. Pedicab driver po. Ipin yung pedicab driver. Ngayon, nagda-drive ng brand new Kia Rios. Hopefully, yung mga tao dyan, makinig mabuti. Handa na ba kayo umaman? Yes! Sigurado kayo? Yes! 1 million! Sinasabi ko eh. Paano gaganahan yung speaker natin? Okay? Isa pa, 1 million! 2 million! Dapat yung padyak nyo, narinig doon sa'yo, nagbubukas doon sa baba. Nakita nyo naman, nagbabagbagan yes. Sila doon. Galing, no? May una na, may global pa. Abangan natin yun. Bakit? Ako una nakapila doon. Gahanap pa ka ng marirecord. Okay. So again, sana ganda natin yung bagsak natin. Kasi yung speaker natin hindi basta-basta. Okay ba yun? Yes. Dapat yung bonggang-bongga. 1 million! 2 million! 3 million! Sa'yo ah, pagkakitang palakang milyon palakang. 1 million! 2 million! 3 million! At milyon-milyon palakang para sa English! Jogel! Salamat, Jason. Palakpakan naman natin si Mr. Jason Lino, assistant to the Chief Marketing Officer or CMO. Palakpakan niyo naman. Good morning! Good morning! Sino po yung mga guests, first-timer, para ma-acknowledge natin yung ngayon lang po a-attend? Pwede ba natin silang palakpakan? Yung mga we'd love to congratulate you for coming. Congratulating because we believe that if you believe in our organization, in our company, kayo na yung susunod na milyonaryo dito sa Pilipinas. Yeah! For two, congratulations because you made the right decision of coming here tonight with the help of your sponsor. Yung sponsor, ito po yung mga nag-invite sa inyo, yung mga magigiting, mababait, masisipag, at pinakain kayo mga first-timer ngayong gabi ito. Tama ba? Pinakain ba kayo? Hirap pa yung sponsor. So, huwag kayong mag-alala kasi pag nakita nyo yung opportunity natin at saka talagang na-impress kayo, baliktad ang mangyayari. Kayo po ang magpapakain sa mga sponsor. Kaya sa pagpapasalamat. Kasi normally, sa kulturang Filipino, pag inimbitahan ka sa isang kahit anong okasyon, normally pag ikaw pinagbigyan mo yung nag-i-invite sa'yo, feeling mo siya yung may utang na loob sa'yo kasi ikaw yung nagbigay. Pinagbigyan mo. Well, I'd like to tell you tonight, hindi nyo po pinagbibigyan yung sponsor nyo. Pagka pinag-aralan nyo mabuti, pinakinggan nyo mabuti yung papaliwanag ko, ang pinagbigyan nyo dito walang iba kundi yung mga sarili ninyo. Yeah. Kasi meron po kaming magandang opportunity na ibigay sa inyo, ipapakita. At then, this presentation, kayo yung mag-decide, kayo po yung mag-evaluate kung ano siya, kung maganda ba talaga siya. But over the last 8 years we've been operating, we're very proud to tell you, may higit 1,000 na po ang nagawang milyonaryo ng sistema namin. Now, pati
ngayon lang, nag-work siya. Kasi kung isa, dalawa, tsamba pa yon. Pero pag 1,000, napakarami namang tsambero. Lahat na lang nagagawa. Like for example, may kasama kami dito. Just a few days ago, I came from Davao in General Santos City. May kasama kami sa General Santos City na ang background prior to joining AIM Global, yung network marketing, was just a simple street sidewalk vendor. Can you imagine, nagbebenta lang ko ng kung ano-ano sa sidewalk? Duyan, sa probinsya. Kung ano-ano binibenta, chinelas, any goods. Ladies and gentlemen, in other words, nabigyan ng opportunity ngayon sa AIM, way back about 5 years ago. Alam niyo po ba, nag-awarding kami ng mga top earners namin sa General Santos within the city, meaning ng top earners, ito po yung mga na-involve sa AIM Global na kumita ng maganda. Tapos ni-rank namin yung top 10 in that area. Would you believe ang number one top earner namin ngayon sa General Santos City is a former sidewalk vendor in the name of Yuri Mesagrande? Take note, bakit siya top earner number one? Ang average income niya, average, is about 350,000 per month. Second, he is driving a brand new Ford Everest. And third, his business with us is in the international arena kasi kung saan-saan ang grupo niya. Sidewalk vendor. Lumipad tayo ng Davao. Meron kaming kasama dating embalsamador. Ang pangalan, Mr. Jun Agarao. Jun Agarao, for the last few years, top distributor ng Davao, top distributor sa buong Pilipinas. Actually, he is top 11. When we held our anniversary in Davao a week ago, bago na naman yung nilagay niya sa sakyan doon sa harap. Kasi pang-aning, pang-pitong sasakyan niya, he is now driving a brand new Ford Ranger naman. Eh nakakagulat, bago maglabas ng Ford Ranger, meron siyang Mercedes-Benz. Bago maglabas ng Mercedes, meron siyang Hummer. Bago maglabas ng Hummer, may Tucson, may Montero. Embalsa mo. Can you imagine kung ilang body ang i-embalsa mo yun mo bago ka makabili ng Lipan tayo ng Bohol in the name of Mr. Leo Caduyac. Former tricycle driver. Can you imagine? Grade 5. Right now, the guy is building his own house and ang monthly average income is umaabot ng 250,000 per month. Naka-recruit down the line. Hindi ko matawag na tsamba kasi, you know, yung Leo Caduyac, ito siya, yung Leo, about grade 5, naka-recruit down the line. Ang pangalan, Wilfredo Laway. Grade 6 naman, tinapos na ito. Tuyo, vendor. Ito, tricycle driver. Madaling naniwala yung grade 6. Kasi sabi niya sa loob-loob niya, kung nagawa mo grade 5 ka, mas kaya ko dahil grade 6 ang tinapos ko. Right now, itong Wilfredo Laway is driving his first brand new car, Hyundai Accent, but he's about to buy his own Fortuner in the next coming days. Problema niya lang, kaya hindi lumalabas yung Fortuner niya, wala raw kulay na available sa Tagbilaran. Can you imagine ang problema? Kulay. The point is, grade 5, grade 6, oh, may kuchi. Dami kong kilala, cum laude, wakuchi. Huwag magagalit yung mga cum laude sa akin. But the thing is, ang sinasabi ko ba dito, mas magaling ba ito kaysa sa inyo? Hindi po. Nagkataon lang, mas bukas ang isip nila, kaya nagkaganito ang mga buhay. Kasi, minsan, kahit hindi ka magaling, kahit wala kang tinapos, pero bukas ang isip mo, tatalunin mo yung magagaling, pero sarado isip. Ilang tao na bang matatalino magagaling? Pero dahil pilosopo, dahil ma-pride, walang naaabot sa buhay. Tatalunin ng mga non-professional. Eh yung non-professional, alam niya wala siyang alam eh. Alam niya wala siyang pagmamalaki. Walang tinapos eh. Pero pag yun nakinig, binuksan ng isip, sila yung mabilis nagbabago ang buhay. So life is a matter of perception. Kung ano yung pakita, tingin mo, yun ang pwede mangyari sa'yo. Kaya kung ang tingin mo dito, isa papakita ko, hindi maganda, hindi pa ako tapos, hindi na maganda sa isip mo yan. You know, the mind is like a parachute. It is best used when it is open. Unfortunately, minsan, sa laki ng kitaan sa business na to, hindi maniwala tao. Katulad nito, Leo Caduyac ang average 250. Paano ka maniwala? May maraming tao, 10,000 kinikita, hirap na hirap na sa buhay. Maghapon niya ng kinita to. Tama, 8 oras, may overtime pa. Samantalang ito, ito matindi, nasa Makati pa. Huwag magagalit yun. The truth hurts, but the truth shall set you free. Yes! Tama ba? Yes! Ito, pagkakano.
$250. Sarap ng buhay. First class restaurant kumakain, fine dining. Ito, Jolly Jeep. Taga Makati po ako dati, kaya alam ko. I was an engineer before, somewhere in Makati. Kaya alam ko yan. So, minsan ito masakit. Lintik pa ang credential mo. Ang tataas pa ng grade mo, pag tinignan yung transcript ng TOR, puro ganyan po. Kunti lang yung ganyan. Ito wala ipapakita ang TOR. Tanungin mo nga si Leo, may TOR ka? Alam mo sasabi, ano yun, Tor? Pahin ko lang, maraming kaibigan. Maraming kaibigan, maraming mga tao. Naunahan kasi ng fear, naunahan ng perception. Like network marketing, a lot of people have different perceptions about networking. In fact, me, 18 years ago, I really have a different perception about this business. Ayoko rin. Na-invite ako para umattend, pinakain ako, kaya ako umattend eh. Siyempre, pag pinakain ka, may utang na loob, hindi ka makahindi. Tapos pagkatas ng seminar, sabi sa akin, nag-recruit sa akin, maganda ba? Ano yung sasagot mo, pinakain ka? Oo. Parang kusok nga loob. Nung sabi sa akin eh, join ka? Ayun na, naging prank ka na ako. Hindi, sabi ko. Sabi niya bakit? Sabi niya, hindi totoo yan. Pinaliliwanag sa akin, 18 years ago, 50,000 nakitaan. Paano ka maniniwala? Eh, ang produkto, mga shampoo. Papatubo daw ng buhok. Pwede lang kalbo hanapin namin bago. Parang ganon. Yung track na yung shampoo. Kaya ayoko. Naniwala lang po ako nung kumita na. Sabi nung kaibigan ko sa akin, pare, join tayo, kikita tayo. Sabi ko, hindi natin linya. Sabi sa akin, hindi, kikita tayo. Sabi ko, wala akong time. Sabi sa akin, bigyan mo ng time, kikita tayo. Sabi ko, mahihayin ako. Hindi, kakapal mo nga po dito, kita. Ako narinig, kung di kikita, kikita. Nung tinanong ko, magkano na kinikita mo? Sabi sa akin, wala pa, pero sabi ko, speaker, kikita daw. Ano ka maniniwala? Laki ng kita. Sobrang laki ng kita. Alam mo ang tao, paliwanagan mo ng half million naman, nakitaan, di maniniwala. 200,000 nakitaan, di maniniwala. Pero paliwanagan mo ng 10,000 nakitaan, yan, totoo yan. Kasi ang tao meron tinatawag na mental wallet. Yun po yung capacity ng mind natin na tagapin kung ano lang yung makatotohanan sa kanya. Unfortunately, kung ano yung laman ng mental wallet mo, hanggang doon na lang ng capacity ng income ang kikitain mo. Let's say, ang mental wallet mo is between 10 to 20,000. Yan lang ang i-provide sa'yo ng universe na amount ng money. No more, no less. Kasi yun yung acceptable para sa'yo eh. So a lot of people may mental wallet hanggang dito lang. Kaya pag pinaliwanagan mo nito, hindi na maniniwala. Walang pinakaiba sa appliances. Pag ang appliances naka-decide for 110 volts, sinaksak mo sa 220, ano mangyari? Ganon din dito. Minsan, pag pinaliwanagan mo ng ganito, pag uwi, sabog utak. Dito po, dito talaga. Dito talaga ito po yun. Dito po talaga. Makakita na ng kotse dyan sa baba. May sticker ng Inglobal ang mga magagandang kotse dyan. Itutulong ng sponsor mo. Pare, alam mo, tingnan mo yun, nabili niya sa Inglobal. Kotse na, sasabihin pa nung first time na hindi naniwala. Hindi talaga ito. Talaga, wala yan dito. They keep convincing themselves na hindi totoo. Pero what if totoo? What if you're coming here tonight, what if yung pagpunta mo ngayong gabi, may purpose pala yan? Eh, hindi mo minsan masasabi kung ano yung purpose ng mga bagay sa buhay mo. Hanggat hindi mo tinitingnan o sinusubukan. May maraming Pilipino kasi hindi pa nagsisimula. Alam ko na yan. Hindi pa nagsisimula. Pag tinanong ko maraming tao, sino gusto yung maman? Lahat tumataas ang kamay. Pero alam mo, hindi lahat ng tao handang yung maman. Lahat gustong yung maman, pero hindi lahat handa. Ba't hindi handa? Eh, hindi pa nagsisimula, alam mo. Pangalawa, hindi pa nagsisimula, ayaw na niya. Hindi pa nakikita, ayaw. So for the next few minutes, isa lang ang gusto kong gawin ng bawat isa. Just try to open your mind. Because it's not my job to convince you. Your job is to convince yourself. Presenter lang po ako. Kaya lang dito, ulitin ko, paano kung ang pagpunta nyo ngayong gabi, isa ka na pala sa naka-lineup na possible maging millionaire mo sa inyo. Okay, ang message ko, isa nyo lang. Nagawa ng mga taong to, kaya mo yung gabi. Hindi nakukuha sa linya to. Sir, hindi ko linya yan. Ako, hindi ko linya. Linya ko electrical. Lahat ang pinapasukan ng kuryente, kaya ko yan. May malay ko ba dito? Walang kuryente sa mga produkto. Pero lahat ng bagay na papag-aralan, lahat ng bagay na tututunan. Kung ang puso nga, natuturo ang magmahal. Kaya nagagawa ng papatulog ng may legal web. Napaka-dramatic. Tama ba? You know, pinag-aralan po sa buong mundo ng mga scientist, ang tanging species lang, species, sa lahat ng creation, tao lang ang may kakayahan para pag-aralan at matutunan lahat ng gusto niyang pag-aralan. Kunwari, gusto mo matuto magpiano kahit di ka matuto, marunong, matututo ka pala.
kahit di ka marunong mag-fight, matututo ka. Gitara, matututo ka. Swimming, matututo. Meaning, practically, lahat kayang pag-aralan ng tao. Lahat napapag-aralan. Well, tonight, I have good news for you. Kung lahat napapag-aralan, believe me, pati pagyaman po, napapag-aralan din po.